Good morning. Nag-iisip pa nga lang kami ng jasawa kung anong uulamin namin yung araw. Sakto naman dumaan to si ating manggugulay. Buti na lang. Magmumunggo na nga lang kami ngayong araw. Hindi naman ngayon Friday, pero may pamunggo. Charin. Hindi naman siguro niluluto lang ang munggo pag Friday, di ba? Binabad ko muna yung munggo ng ilang oras. Siguro mga isang oras ko lang itong bababa rin kasi anong oras na din naman. Hiniwa ko na rin yung baboy sa maliliit na hiwa lang. Mas gusto ko sana yung tinapa sa munggo pero wala. So ito na lang. So hiniwa ko na yung sibuyas, yung kamatis, tsaka yung bawang. Prepare lang natin siya para mama ishanda na siya. Sa totoo lang mga mare, sobrang hirap mag-isip ng uulamin araw-araw. Lagi nga lang kami nagtatalo ni Diyosawa kung anong uulamin namin araw-araw. Okay lang sana kung may palagi kang may pambili. E paano kung wala? Nga nga, charing. Ayun na nga, hindi ko na nabidyuhan. E napakuluan at napalambot ko na rin pala tong munggo. Handa na rin siya. So yun, magigisa na lang tayo. Inuna ko na tong baboy. Pinamantika ko lang. Pero hindi naman talaga totally siya nagmantika kasi laman siya. So, naglagay na lang ako ng kunting mantika. So, yun, ginisa ko lang yung sibuyas, yung bawang, saka itong kamatis. Bali, dito ako magigisa, itatransfer lang natin siya doon sa pinakuluan kong munggo. Ayun na nga, kapag kumulo na yung pinakuluan nating baboy kanina, yung pinagisa natin, itransfer na natin siya dito sa pinakuluan ko naman at napalambot ko ng munggo. Nilagyan ko na rin siya ng 4 cubes, mga pangpalasa, paminta, asin. Mas masarap sana kung may dahon ng sili o kaya may lunggay kasi wala kaming nakuha. Wala atang nabili si Diyosawa. Okay na yan. Lagyan na lang natin ng chicharon. Maraming chicharon para masarap. So, hello sa sakit sa tuhod. Hello, rayoma. Charing. Pagkatapos ko namang magluto, tinignan ko si Diyosawa dito sa labas kasi gagawin daw niya yung computer table. Bali, may nabili na rin kasi ako dito sa, din doon sa Orange app. Alam niyo na yon. So, ito ipapakita ko dito sa screen yung itsura. So, hindi siya matibay. Pang laptop lang ata siya. So, ang ginawa ni Diyosawa is kinuha niya lang yung paa. Yun na lang daw gagamitin niya kasi wala naman kaming mga pang materyales. Nilagyan niya na lang ng tibay para naman hindi umuga-uga talaga. So, yan, nilihan niya lang yan. Sabi ko nga sa kanya, lagyan niya na lang ng binil. Vinyl o kung ano man ang tawag doon o kaya pinturahan niya na lang ng puti para maaliwalas tingnan. Nagkasya naman, kinaya, natuwa pa nga siya. Kasya at kinaya. So yun muna for today's video. Salamat sa panonood.